So what's up sa inyo? Ito si KC Vlog at kasama natin ngayon si Amir Walid, isang YouTuber na nakilala ko lang din siya sa YouTube at nakasali siya sa group namin ng mga Riyadh vloggers, YouTubers. At first time ko siya na-meet dito sa Bataan ngayon at mag-i-interview kami ngayon. Mag-i-interview tayo ngayon, usapan half Pinoy, half Arabo. Bali, sa mga hindi nakakilala sa amin, half po kami. Parehas kaming half Arab. Ako nga lang yung papa ko taga-Palestine at yung mama ko ang Pilipina. Yung papa naman niya ay taga-Qatar at yung nanay naman niya ay Pilipina. So ngayon, alamin natin yung istorya namin dalawa, paano kami naging half-half at usapan Arabo, half-Pilipino, itong topic na natin ngayon. So, magpakilala muna ulit si ano, kung taga-saan kayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating KC Vlog. Subscribers, okay? Ako nga pala si Amir Walid. Ako ay isang half Qatari and half Filipino. Ang mama ko ay taga Pilipinas at ang father ko naman ay taga Qatar. Currently, nag-work ako dito sa Riyadh as a PDN or private duty nurse. So, yun yung ating pinagkakabalahan. Idapit natin yung screen mo para nakikita din sa akin. Baka nakatingin tayo sa isang camera. Kasi malilit. Napansin ko sa'yo, hindi ka nakatingin sa ano mo eh. Medyo unfair yun sa'yo eh. Sa akin, nakatingin tayo. So ano, ulitin natin? Hindi, okay, okay na yun. Cool. Naman yun. Ito naman yung cut. So, ito naman sa akin. Ikaw, sige magsalita. Hindi, tapos na yun kanina. Okay na yun. Ngayon, magsalita na. Ano naman next? Ano, magsalita ako sa akin? Oo, oh, hindi na. Tapos na, ikaw magsalita ka. Pero, kanina. Oo nga no. Sa'yo na din yun eh. Hati na nga tayo dalawang parents. Oh, sige, sige. A few moments later. So ngayon, umpisahan natin yung tanong. Siguro ako muna mag-umpisa magtanong. Dahil ako yung sabik na sabik noon magtanong sa kanya about Arabo. So, siguro magpakilala muna kami sa isa't isa, no? Kung saan galing. So, mauna muna sa akin para makakuha siya ng idea. Bali, yung papa ko yung taga-Palestine sa Israel, taga-Gaza. Kung saan pinanganak si Jesus sa Bethlehem, sa Jerusalem, kung alam yung Israel. So, sa part kami ng Palestine, dahil Palestine talagang pangalan ng bansa na yon. At ang Israel kasi ay tribo, hindi bansa. So, at 18 years old pa lang pumunta yung papa ko sa Pilipinas. Naging classmate sila ng mama ko at doon na nag-umpisa ang story ako. So, yung lola ko talaga, taga Zamboanga siya sa Pilipinas. Kaya may dubo talaga akong Mindanao. Pero dalaga pa lang siya, lumaki na siya sa Manila at doon nag-asawa at nagkaroon ng anak. Tumipas siya sa Pangasinan, kaya doon lumaki mama ko at nagkakilala siya ng papa ko. Kaya doon na din ako pinanganak sa Pangasinan at never ko pa nakita Mindanao or umapak sa Mindanao. So ngayon alam niyo na ang shortcut na ang aking background kung paano ako naging half-half. Sa part ko naman, ang papa ko ay taga Qatar. Doon mismo sa Qatar, hindi ko eksakto alam kung anong place doon. But kasi maliit lang kasi ang Qatar. So doon mismo sa Qatar na yun, nagkakilala ang nanay ko at ang tatay ko. Ang nanay ko ay isang housemate. Okay? So ang tatay ko naman ay ang kanyang hindi naman amo, pero anak ng kanyang amo. So, nagkatuluyan ng nanay ko at ang tatay ko. Umuwi ang nanay ko sa Pilipinas at doon ako sinilang, doon rin ako nag-aaral. Hanggang sa nagkahiwalay ang nanay at tatay ko. Okay? Hindi ko nakita ang tatay ko sa personal, pero nakita ko siya sa picture. And, tinaguyod kami ng aming ina. Okay? Tatlo kami magkakapatid. I have two sisters. And ako yung bunso. Kapatid ko naman sa ina yung dalawang sister ko. So ako lang yung kapatid nila sa ibang lahi. Okay? So itinaguyod kami ng aming ina. Pinag-aral niya kami at siya yung sumustento sa amin from time to time. So mukhang mas kulang yung information ko. Buti kumpleto yung nakwento niya. So yung ako naman, panganay ako sa lahat magkakapatid. Bali, lima kami magkakapatid lahat sa papa ko. Tatlong lalaki, tatlong lalaki, dalawang babae. Ako yung panganay. Pangalawa lalaki, pangatlo babae, babae ulit, tapos bunso, lalaki. Marilima kami lahat sa papa ko. So ang story, pinanganak ako sa Pilipinas, tapos pumunta kami doon. Pagkatapos ako pinanganak, after two years, pumunta kami sa Palestine. Medyo nabigla yung nanay ko, hindi naka-adjust sa Arab na kultura. After 1 year, bumalik ulit kami ng Pilipinas, doon na ako nag-elementary. After ko mag-elementary, balik ulit na naman kami sa Palestine, doon na ako nag-elementary. After ko mag-kinder sa Pilipinas, balik kami Palestine, doon na ako nag-elementary grade 1 to grade 5.
Tapos 2002, balik kami sa Pilipinas. Doon umabot pa ako ng grade 6. Sa Cavite kami tumira, kaya doon ako natuto ng original na Tagalog kasi Tagalog lang talaga salita nila sa Cavite. Malapit siya sa Tagaytay. Mga 2 years kami doon, 3 years. Yung gumaduit yung tatay ko, 2006, sama sana kami sa kanya pabalik. Kaso pinauna siya na nanay ko maghanap ng bahay, ayusin lahat ng pupunta namin doon, i-prepare. Yung na-prepare na niya, after mga ilang months, nag-apply na kami, nagkagera at sumara yung border, hindi na kami nakauwi. Dahil kasi sa Egypt kami dapat duman. So simula yon, hindi ko na nakita yung tatay ko, mga 12 years na simula ngayon. Hindi pa kami nagkita, magkakapatid kami ng tatay ko sa Pilipinas. Sa amin naman magkakapatid, sundan ko lang din sinabi ni Casey or ni Brother Ibrahim na umuwi ang kanyang ina dahil hindi niya ma-adapt, hindi naman sa hindi ma-adapt pero hindi siya handa sa kulturang meron ang kanyang asawa. So sa amin naman, ganun din ang nangyari sa aking nanay. Umuwi din ang aking nanay because hindi rin niya hindi niya ma-accept ang kultura ng Arabo, pero dahil sa may mga reason personal at the same time hindi siya sanay sa kulturang meron ang kanyang asawa. So umuwi ang nanay ko at doon ako pinanganak. Doon na rin ako nag-aral, nagtapos ako ng nursing at rehestradong nurse po ako noong 2018. Dito po ako nag-take ng board exam sa Saudi Arabia at kasalukuyang private duty nurse po dito mismo sa Riyadh. So sa akin naman, natapos ko lang 2 years IT. Tapos dahil may family problem, hindi na ako nakatapos ng 2 years lang natapos ko. At nag-asawa ko agad na maaga, sa age pa lang ng 19. At yun, may something story at hanggang sa nakapunta na ako dito mag-abroad. So, na yun, nalaman yun na sa amin ang shortcut na buhay namin. Kung yes, may kulang pa ba, ano bang yes, kulang pa? Actually, yun na yung pinaka-basic okay information. Alam yun ako, ano ba yes, talaga story namin? Paano kami naging alien na mukhang marunong mag-Tagalog pero mukhang Arabo. Ngayon, mag-uusap naman kaming dalawa about sa ano ba yung tingin mga anong experience sa pagiging half Filipino at half Arabo. So matanong muna kita, yun na sa Pilipinas tayo, anong pakiramdam yung bata ka bilang maging naiiba ka ba sa school? Actually, isa yan sa pinaka talagang inaabangan kong itanong mo sa akin kasi when I was in primary school, elementary days, laging center of attraction ba? Dahil unang-una maitim, iba ang kutis, iba ang mukha kumpara sa mga kaklase niya. So tinutukso ako minsan na ita, tinutukso ako minsan igorot, tinutukso ako minsan ibang lahi. Then napapaisip ako, bakit hindi ko nga ba sila kamukha? Anong meron sa akin na bakit hinwala sa kanila? Bakit sila may pagkasingkit? Bakit ang ilong nila is ganito? Bakit ang kutis nila ay ganito? At samantalang ako ay ganito naman. So nag-sink in sa akin when I was in high school, second year high school, napagtanto ko na may mga kanya-kanya pala tayong itsura base sa genetics. At base na rin sa pag-aaral ng biology ng second year high school, napag-alaman ko rin na ang itsura o ang panglabas na anyo ng isang tao ay dahil sa genes, dahil sa father or sa mother. So doon ko na lang din tinanong ang aking ina na bakit ang ate ganitong itsura at ako bakit ganitong itsura ko. Hanggang sa pinagtapat ng aking ina na ang iyong ama ay isang Arab. So, yun. Sa akin naman, simula pumunta kami sa Pilipinas. Total, ako kasi kahit mapa... Kasi sa akin medyo half eh. Hindi din sobrang purong Arabo tignan yung bata ko. Kasi straight yung buhok ko. Pagdating sa Palestine, bihiva yung straight na bata eh. Straight ang buhok, puro kulot sa amin eh. Kaya high school, elementary pa lang ako doon. Halata nila na hindi ako pure. At alam din nila dahil sa lola ko, isa siyang teacher doon. So kilala yung apelido namin, kilala ako. Kasi half ng classroom halos puro pinsan ko. So siyempre sila na din nagsasabi, ito yung bago namin pinsan na galing Philippines. Eh, yun, lagi ako binubuli ng mga bata doon na Philippine, gumagano sila. Tapos minsan tinatawag, yung nag-grade 3 pa ako, minsan may nakakaaway ako. Sabi niya, kara Philippine, kara. Ibig sabihin, tayo Pilipino, tayo. Minamalit nila talaga tayo mga Pinoy. So na-experience ko doon yung pagbubuli sa akin ng ganun dahil naiiba na nga ako. Pero pagdating sa mga kaklase kong babae, wala akong problema dahil gustong-gusto nila ako dahil naiiba nga din daw, hindi straight yung buhok, ganun. Problema. Pero tapos so, pagdating naman ng Pilipinas, ganun din. Naiiba ako dahil may ilong, matangos sa ilong, at naiiba din yung hugis ng mukha. At minsan din, tataka sila, bakit kulot yung kilay mo? Paano nangyabi kulot yung... Siyempre, Pilipino, biba, hindi makapal ang kilay natin eh. So ganun din, nagtataka din sila at mabalabon daw ako ganyan dito sa braso. At ayun, nagiging bully din sa akin. Nabully din ako ng high school dahil naiiba ako. Mas mismo, second year pa lang ako nang bubully sa akin, mga fourth year na hindi ko naman kilala.
Yung mga iba, minsan sabi sa akin ng classmate ko, inaabangan na daw ako sa labas ng gate. Sabi ko, bakit? Sabi na yung girlfriend niya na nagkakagusto sa'yo. Hindi ko naman kasalanan. So hindi ko alam, bakit ba, ano problema? Hindi ba ako pwede mamuhay ng simpleng tao lang? Tapos minsan akala nila Indian ako. So tinatawag akong Bombay. Talagang hate ko yung salitang Bombay bilang Palestinian. Hate namin yung salitang Bombay. Dahil para sa akin yung Bombay, yung may amoy or yung nagpa 5-6 or yung ang layo sa lahi namin, akala nila Bombay ako. Sabi na saan yung bansa mo? Sabi ko, tabi kami ng Saudi Arab kami. Hindi sa naman mapaniwala, eh bakit magkamukha kayo ng Bombay? Sabi ko, ang Asian na yan, magkakamukha lahat. Bakit sa Pilipino, magkakamukha ang Indonesia, Malaysia? Chinese. Isa lang ang mukha. Sabi ko, tignan mo yung Inchik, tignan mo yung Korean. Bali, ayoko sana isama to sa vlog, ha? Next time na lang to, pa at least nabitin kayo ngayon dahil gagawin ko din isang content ko to eh, kung bakit magkakamukha. So, ganun nga. Yung isang classmate ko naman, nag-explain sa akin. Sabi niya, kasi naiiba nga yung mukha mo. Sa buong school natin, ikaw lang yung may naiibang mukha. Kaya ganun sila ignorante makakita ng katulad mo. Kasi sa city natin, medyo bihiva sa loob ng high school na may ibang lahi na estudyante. Kaya yun, nasanay na din ako. Kaya yun lang yung experience ko. Medyo talagang lagi kang kilala. Kaya sabi ko, mag-YouTube na nga lang ako. Ganun din naman kilala din ako. Kaya kung iniisip nyo na habol ko sa YouTube sumikat, hindi. Dahil matagal na akong sikat sa school namin na nabubugbog lagi. Kaya hindi ibig sabihin mag-YouTube hangat ko maging sikat dahil matagal na akong kilala ng mga tao. Sa akin naman, when I was in high school, talagang tuloy-tuloy lang talaga. Tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. Hanggang sa dumating ang college life, doon na nagkaroon ng mga karelasyon. And doon na rin nagkaroon ng mga seryosong relasyon at mga hindi seryosong relasyon. When I finished Bachelor of Science in Nursing in 2010, sinubukan ko agad mag-abroad. 2011 akong umalis ng bansa at nag-PDN ako dito rin mismo sa bansang ito. Masasabi kong marami na akong na-experience, marami na rin akong nakitang mga Arabo kung paano nila itrato ang mga kapwa nating OFW dito sa Riyadh. Hindi ko sinasabing lahat pero ang karamihan sa ating mga... marami na akong naging experience dito sa bansang ito. And karaniwan sa ating mga OFW na i-experience din ang ganitong mga klaseng pag-uugali ng Arabo. May mga Arabo na talagang napakababa ng tingin sa ating mga Pilipino. May mga Arabo naman na talaga namang makukuha mo yung respeto na talaga namang inaasam-asam mo. Sa aking experience, pareho lang, 50-50. May mga Arabo ako nakilala na talaga namang nirarespeto kung ano yung kulturang meron ako, ano yung paniniwalang meron ako, kung paano ako manamit, kung ano ako. And may mga araw po naman na talagang sasabihin sa'yo na that is haram, that is mamnuh, or bawal, that is not good, okay? Al-ihtiram, ibig sabihin nun ay respeto sa kanila. So, yung kanina, balik ko sa bully. Ang ibig ko din sabihin, pag nasa Palestine ako yung bata ko, binubully ako dahil half Filipino. Yung andun naman ako sa Pilipinas, binubully pa rin ako kasi hindi pure Filipino, half Arabo. So parang hindi ko alam kung saan ba ako maniniwahan talaga noon eh. So balik, napansin ko lang sa sitwasyon namin iba dahil at least yung bata ko, na-experience ko yung Arab culture, yung Arab life dahil bata pa lang ako, dinala ako doon. 6 years ako nag-stay kumpara sa'yo. So parang curious ako kung sa loob ng ilang taon na hindi mo nakita papa mo or hindi mo din nakita yung Arab culture, nasa dugo mo ba na hinahanap mo yung pagiging Arabo? Napansin mo ba na parang nasa puso mo na gusto mong Arabic language, Arabic food? Or minsan ba naisip mo na gusto mo yung Arabic culture, yung tugtog or whatever instrument? Kasi dumadating sa point na talagang gusto kong matutunan ang mga Arabic languages like the alphabets. Yung bata ka, dumating ba sa'yo yung feeling na yun na nafe-feel mo na Arabo ka? Kasi balita ko, malakas daw yung dugo natin. Bata ka pa lang kahit, kasi mga kapatid ko, kahit hindi na sila lumaki sa Palestine, sa Pilipinas na sila lumaki, makikita mo yung pagiging Arabo talaga. Gusto nila yung flag namin, Palestine, gusto nila yung pagkain. Kahit, kumbaga, kahit ilagay mo pala yung isang Arabo sa gubat, alam niya kung ano yung kultura niya. Lalaki siya talaga na dala-dala niya yung ugaling Arabo, yung pagka-Arabo talaga. So, nangyari ba sa'yo yun? May ganun ka ba na experience? May mga pagkakataon na talaga sinasabi ko sa sarili ko na I'm an Arab. Pero naman, malaking parte nun ay ang kulturang Pilipino na meron tayo. Dahil siguro sa experience ko na doon na rin ako pinanganak, doon na rin ako nag-aral, doon na rin ako pinalaki ng aking ina, okay? Ang pagbubuntis ng aking ina ay sa Qatar. Ngunit ako ay isinilang sa bansang Pilipinas para malinaw. Pero din ako, pinanganak din ako sa bansang Pilipinas. So, pero dumating ba sa'yo na may miss mo? Oo, may mga times talaga na talagang
I'm an Arab, gusto ko yung pagkain na ganito, gusto ko yung... Ano yung simula lang nalaman mo na Arab ka? Or kahit hindi mo pa alam? Parang nafe-feel mo na Arab siguro ka? Siguro kapag tumitingin ako sa salamin, iba eh. Iba pa rin kasi kapag tinitingnan mo yung sarili mo sa salamin eh. Parang, bakit sila ganito yung itsura? Bakit ako ganito yung itsura? So nakikita ko na parang siguro there's something. Then hanggang sa sinabi na rin sa akin ng nanay ko na Arab ka, okay? And then dun ko na rin napagtanto na talagang, oo nga naman, may mga gusto kong bagay na salungat sa kanila. Okay, may mga gusto ako, may mga gusto akong pagkain na parang salungat sa kanila. Dumadating sa point na parang, nung kasi sa Quiapo, ang nanay ko pumunta sa Quiapo at bumibili ng Arabic food. Okay? Sa Arabic food na yun, may camel or yung sinasabi nila hashi, biryani or kabsa, anything. Bumibili siya nun, then pag tinitikman ko, sabi ko, ay nahanap-hanap ko. So, sabi ko, gustong-gusto kong bilhin, gustong-gusto kong kainin. Sabi ng nanay ko, kasi lahi mo nga, nasa lahi ko nga. Pero, ang mataas na parte or malaking parte nun, dugong Pilipino talaga. Kasi, hindi ko rin ma-explain, pero dun kasi ako lumaki. Nalaman ko yung kultura na meron ng nanay ko from start to end. Talagang Pilipino-Pilipino yung aking na kagisnan. Pag-usapan naman natin, ano mas malakas sa pakiramdam mo? Yung pagiging Arabo o pagiging Pilipino? Pagiging Pilipino. Oh, proud Filipino talaga. Bakit? Na-experience ko kasi yung pagkain, yung kultura. Kaya pagdating ko din ng Pilipinas,